ibang balita, hindi pa rin kumakain ang buwaya na si Valentino dahil sa umano'y stress matapos mahuli. Dagsa naman sa Crocodile Farm sa Palawan ang mga turistang gustong makita ang dambuhalang buwaya. Narito ang report ni Maki Pulido. Baka kainin tayo lang. Ang fans ni Valentino dumarayo sa Crocodile Farm, makita lang siya. Tulad ng mag-inang Trina Aguilar at Rosie Cuoc na taga Cavite. Gusto niyo talagang makita si Valentino? Actually, from Cavite pa ako. Dinayo ko si Valentino going Cavite from Palawan. Actually, may asawa daw nga siya si Valentina and then nandun daw sa breeding farm kasi pwede para manganak. Pero tila isnabero pa si Valentino. Dahil stress pa rin daw sa pagkakahuli, kalimitang nakalubog lang siya sa tubig. Pero ayon sa tagapag-alaga, makaka-recover din daw si Valentino mula sa stress. Kita mo yan. Gaya ng 17 talampakang buwayang si Makmak na noong 1998 pa nahuli. Tulad ni Valentino, sa Bataraza, Palawan din ang huli si Makmak. Pero binabantayan pa rin mabuti ang mga bagong huling buwaya dahil pwedeng ikamatay nila ang stress ng pagkakahuli. Tulad ng buwayang ito na nakadisplay na lang ang mga buto sa Crocodile Farm, namatay ilang linggo bago mahuli noong 1990. We claim na that's the biggest crocodile caught alive before Lolong, but it survived only for less than a month, I think. So, because of capture, for the stress of capture. Pero malaki naman daw ang pag-asa nilang lumalakas na si Valentino. Nag-ikot na raw si Valentino sa loob ng kanyang kulungan. Yun nga lang, hindi pa siya kumakain. Ito mga Philippine crocodiles, dito lang sa Pilipinas sila matatagpuan. Unfortunately, itinuturing silang critically endangered o malapit ng maubos. Kaso lang, bitin ang budget ng Wildlife Conservation and Rescue Center. Pinagkakasya ang 4 na milyong pisong budget kada taon para sa pagkain ng may 800 buwaya rito. Ito'y kahit na halos lahat na ng kita sa naibibentang tickets sa mga pumapasok na turista, ginagamit ng pambiling pagkain. Kaya sa halip na 2 beses sa isang linggo sila pinapakain, 3 beses sa isang buwan na lang. Kayang mag-survive ang buwaya kahit na tatlong buwan na hindi kumain. Mabubuhay ang buhay. Nalulungkot po ba kayo pag hindi niya mapakain? Medyo. Kasi unang-una nagkakaroon ng ano yan eh. Nag-aaway-aaway eh. Umiinit ang ulo nila? Wala silang makain eh. Minsan nga nagkakagatan sila dahil gutom nga eh. Kung i-feed mo talaga sila yung sa tama talaga, ay kukulangin. Oo, so... medyo ano lang, binabudget-budget lang natin. Ang pangarap ng mga taga Wildlife Conservation and Rescue Center, galangin sana ng tao ang tirahan ng mga buwaya. Mula rito sa Palawan, para sa Unang Balita, Maki Pulido reporting.